Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Clarín sa Bohol sa gitna ng pagtugis ng mga otoridad sa mga natitira pang miyembro ng Abu Sayyaf Doot. Ang pulis at karelasyon umano niyang bandido na inaresto sa checkpoint sa bayan, dinala naman sa Camp Crame. Makibalita tayo kay Jam Sisante. Ito ang mga aparatong nakuha mula sa tinirhang apartment ng grupo ni Superintendent Maria Cristina Nobleza sa Panglao, Bohol. Naiwan daw ito ng grupo ni Nobleza bago sila mahuli nitong Sabado sa isang checkpoint sa bayan ng Clarín. Ayon sa mga pulis, dinala ito ng may-ari ng apartment sa kanilang istasyon dahil ilang araw nang hindi bumabalik ang grupo ni Nobleza sa apartment. Nang inspeksyonin ng mga otoridad ang mga gamit ng grupo, nakita sa isang maliit na bag ang isang tila pampasabog, blasting cap at detonation cord. Agad itong itinurn over sa Explosive Ordnance Division para kumpirmahin kung pampasabog nga ang mga nakumpiskang gamit. May nakuha ding mga damit at ID ni Nobleza na hepe ng Crime Laboratory ng Police Regional Office 11. Ang pagkakaaresto sa kanya, ikinagulat ng PRO 11. May nakaschedule daw na training sa krami si Nobleza nitong April 16 hanggang 26. Pero hindi nila alam kung bakit siya napunta sa Bohol. Inaalam na raw ng PRO 11 kung kanino nagpaalam si Nobleza. Dinala na sa Camp Crame sa Quezon City si Nobleza at ang karelasyon daw niyang si Renier Lu Dongon na isang hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf. Kakandakan natin ang tactical interrogation, then continue yung filing ng kaso. Pero doon siya sa Crami Custodial Center, Kulong, kasi nga mga high risk yun silang dalawa eh. Inamin daw ni Nobleza na ihahatid nila ang mga supply na pagkain at gamot sa ASG member na malapit kay Dongon. Sabi niya ni Superintendent Nobleza na nandun lang daw sila para mag-deliver ng medisina. Sa inisyal na pagsisiyasat, 2013 pa nang magkarelasyon sina Nobleza at Dongon. Naatasan daw dati si Nobleza na interviewin si Dongon nang makulong ito sa Camp Crame matapos maaresto sa raid sa Llano del Sur. Ang asawa ni Nobleza, isa ring opisyal ng PNP, pero hindi pa malinaw kung hiwalay na ba sila. Patuloy naman ngayon ang pagtugis ng militar sa mga natitirang bandido sa Bohol. Sa bayan ng Clarín, isang lalaki na may kahinihinalang galaw ang dinala sa istasyon ng pulis para maimbestigahan. Lumabas sa investigasyon na hindi pala Abu Sayyaf ang lalaki, kundi may problema lang sa pag-iisip. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan dahil sa banta ng terorismo. Marami na tayong mga evacuees, marami na tayong mga tao na grabe na yung panic. Kasi every time na may information na sightings doon, ay hindi natin iwasan na puntahan talaga yon ng men in uniform. So every time na nandun yung tropa, it will create panic. Jam Sisante, GMA News.